Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nakatulugan ko ang panonood ng palabas kagabi. Grabe, hindi pala epektibo yung kape na ininom ko kagabi. Bumangon ako sa kama na nakapikit pa. Humikab ako at nagpainat-inat. Ang sarap pala sa pakiramdam. Parang ang tagal kong nakatulog. Pero wait! Kaagad kong namulat ang aking mata at nagpalingalinga. Umawang ang labi ko nang narealize ko na nasa kwarto pala ako. Wait! Naglakad ba ako gabi? O may bumuwat saan patungo rito? Bigla ko tuloy naisip si Mateo. Agad kong naibaba ang tingin ko sa kama at biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang hindi ko nakita si Elizabeth. Sa sobrang taranta ko ay muntik na ako mahulog sa kama nang bumaba ako. Hindi ko na inais ang aking sarili at dumiretso na ako sa pagtakbo patungo sa labas ng aking kwarto. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Halo-halo ang aking nararamdaman. Paano kung kinuha ni Mateo si Elizabeth sa akin habang natutulog ako? Elizabeth? Tawag ko sa kanyang pangalan. Anak? Mommy? Nawala ang takot at kaba sa mukha ko nang narinig ko ang boses ng anak ko. Nang nakita ko ito ay nakahinga ko ng maluwag. Nakadapa ito sa sahig habang naglalaro ng laruan na mukhang bago yata. Anak! Good morning! Napasingap ako nang narinig ko ang boses na iyon. Nang nilingon ko ito ay umawang ang labi ko nang nakita ko na nagluluto si Mateo. May mga plastic bags pa nasa lamesa na mukhang namili pa siya. Napakurap-kurap ako at bagyang nagulat. I'm sorry, Trisha. Pinakailaman ko ang kusina mo. Sabi niya sa akin. Yumuko ako at saka umiling. Okay lang. Umupo na kayo. Malapit na itong maluto. Aniya at nang mag-angat ako ng tingin ay bumalik sa kanyang niluluto ang kanyang atensyon. Hindi ko sinunod ang kanyang gusto. Sa halip ay lumapit ako sa anak ko at yumuko upang silipin ang kanyang ginagawa. Mommy! Binilhan ako ni Daddy ng laruan. Maligayang sabit niya sa akin at inangat pa ang laruan na kawali. Lutulutuan po. Napangiti ako at hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ano ba ang gusto mong paglaki mo? Gusto ko rin malaman kung anong pangarap niya. Gusto ko kasi na maabot niya ang pangarap niya. Kahit sa kanya na lang ay pagtatrabuhan ko. Buong akala ko ang isasagot niya ay ang mga propesyon na gusto ring sabihin ng ibang batang katulad niya, pero nagulat na lamang ako nang iba ang kanyang sinagot. Mommy, ang gusto ko po ay ang maging katulad niyo po paglaki. Proud niyang sambit sa akin. Namilog ang mata ko sa kanyang sinabi. Halos hindi ako makagalaw at parang tinusok ang puso ko sa aking narinig. Anak, Mommy, ang gusto ko po ay maging katulad mo po. Umiling ako sa kanya. Anak, hindi pwede yun. Alam mo namang wala akong natapos, di ba? Malungkot siyang tumango. Pero gusto ko po ay maging katulad niyo po. Maganda po, mabait po, at saka hindi po sumusuko. Iyan po ang sinabi ni Tita Michelle sa akin. Parang hinaplos ang puso ko. Hinaplos ko ang kanyang buhok at naiiyak na napangiti. Anak, Mommy, you are the best person in the world, Mommy. Dapat ka pong hangaan. At dahil hindi ko nakayanan, ay lumapit ako ng tuluyan sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Mommy, ano ba ang dapat gusto niyo po, Mommy? Tumingala ako
upang tuluyang tumulo ang luha sa aking mata. Doon pa man ay gusto kong maging model. Gusto kong sumali sa mga pageant, pero ngayon ay nagbago ng pangarap ko. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Ang pangarap ko ay maging isang mabuting ina sa anak ko. Iyon na lamang. Agad kong pinunasan ang luha ko sa aking mga mata para hindi ito makita ni Elizabeth, ngunit namula ang mukha ko nang nakita ako ni Mateo. Umiwas ako ng tingin sa kahit nalikan na lamang ang aking anak sa pisngi. Matapos ang yakapan naming dalawa ni Elizabeth ay tumayo na siya at nagulat ako nang kinuha niya ang kamay ko. Hinila niya ito upang makatayo ko ng maayos. Tumingala siya sa akin. "Mommy, kain na po tayo." Umawang ang labi ko at napabaling sa manda ni Mateo na naglalapag na ng mga ulam sa hapag. Siya rin ang naglalagay ng mga pinggan, kutsara, tinidor at baso. "Anak, Mommy, sabay po tayo kumain ni Daddy." Bago pa man ako makapagprotesta, ay hinilan ako ng anak ko patungo sa hapagkainan. Pero sana ang aking pag-upo, lalo na't nakatingin pa rin si Mateo sa akin. Napalunok ako. "Wow, ang sarap po nito, Daddy." "Yup, I hope you will both like it. Siyempre po, favorite po ni Mami ang hotdog." Namilog ang mata ko at napatingin sa anak ko na masayang masaya sa kanyang pag-upo. Nang bumaling ang mata ko kay Mateo ay napatingin na rin siya sa akin. Parang nag-aabang pa yata na magiging reaksyon ko. Kinagat kong ibabang labi ko at nag-iwas ng tingin. "May gusto ka pa ba?" "Ha?" Napalingon ako sa kanya. "Ako ba ang tinatanong mo?" Tumangu siya. Nagtimpla rin ako ng gatas. "Mukhang napasarap kasi ang tulog mo." Namilog ang mata ko kasabay ng pagpula ng aking pisngi. "Ah, wala na akong kailangan, Mateo. Sapat na ito." At nagsimula lang kumuha ng kanin at ng ulam. Ang kanyang niluto ay itlog, bacon at saka hotdog. May hiniwang bread pa at mga prutas. Mukhang namili talaga siya. Buong almusal ni Elizabeth lang ang naging madaldal. Nagmamadali kasi akong kumain dahil ayoko mahuli. Hindi pa kami bati. At alam ko pagkatapos nito ay mag-uusap kami tungkol sa issue namin. Kailangan ko lang maging matapang. Kailangan ko siyang dinggin. Kailangan niya rin linawin ang lahat para maliwanagan ako at wala nang tanong sa akin. Nang matapos kaming kumain ay nag-aagawan pa kami kung sino maghuhugas. "Ako na." "Hindi ako na, Trisha." Binalingan ko siya. "Ako na. Ikaw kasi nagluto eh." "I don't mind. Ako na. Ito naman, aagawan pa ako ng trabaho." "Ako na nga eh." "Hindi, Trisha. Ako na lang." "Ako na sabi eh." Inis kong sabi na kinagulat niya. "Ako na lang. Napakurap-kurap ako." "Ang kulit mo kasi." He chuckled and stepped back. "Sige na nga, ikaw na." Uminit ang pisngi ko at binuksan ko ng gripo. Sana matagal ako matapos dito para naman makahinga pa ako ng maraming hangin. Handa na ako. Handa na ako na dinggin si Mateo. Natigil ako sa pagmumuni-muni nang narinig ko na tinawag niya ang pangalan ko. Kinuyom ko ang aking kamay habang unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ko. "Trisha?" Hindi ko alam kung lilingunin ko ba siya o hindi muna. Sabi ko sa sarili ko ay handa akong makinig na. Handa akong tanggapin kung ano man ang sasabihin niya. Narito ako ngayon sa sala ng apartment. Nakaupo at nasa hita ko lang ang aking paningin. Bawat yapak niya ay nagharumentado na ang aking puso. Bakit ganito? Mahal ko si Mateo. Mahal na mahal. Pero grabe ang ginawa niya. Sobrang sakim naman yata nun. Nagawa niyang nakawin ang buhay pagkadalaga ko.
I hid my daughter to everyone because I don't want my parents to be shamed at me. Hindi ko man lang naisip na posibleng nasa paligid lang pala ang dapat na iwasan ko. Mas lalo kong kinuyom ang aking kamay at humiga ng malalim. Nakuha mo na ba ang gusto mo? Halos hindi ako makahinga matapos kong itanong iyon. Naramdaman ko na tumigil siya paglapit. Ano ang ibig mong sabihin? Napalunok ako at kinagat kong ibabang labi ko. Hindi ba? Nakabuntis ka? May anak ka na. Nakuha mo na ang gusto mo. Trisha? Nilingon ko siya. Nagulat siya sa ginawa ko. Kita ko na lumambot ang kanyang ekspresyon kaya nag-iwas ako ng tingin. Pasensya na. Nanginginig ang kanyang boses nang sinabi niya iyon. I'm sorry for everything. Nangilid ang luha sa aking mata. Pasensya na, Trisha, kung nagulo ko ang buhay mo. Sana mapatawad mo ako. Nagulat ako at nataranta siyang binalingan nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko kasabay ng kanyang pagyuko. Mateo, sumingap ako at kaagad hinawakan ko ang kanyang braso. Tumayo ka nga, Mateo. Umiling siya at namilog ang mata ko nang nakita kong tumulo ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Pumapatak ito sa sahig. Mateo, nanghina ako. I'm sorry. Alam ko na hindi ko na mababalik ang lahat kaya sana mapatawad mo ako. Hindi ko hinihiling na papatawarin mo agad ako. I realize how bad I was when I fell in love with you. Kinain ako ng konsensya ko na nakita ko nahihirapan ka habang ako ay nagpapasarap sa buhay. Hindi ako nakapagsalita. Patuloy lamang sa pagtulo ang luha ko habang pumipitik na mabilis ang puso ko at unti-unti namang sumisikip. Akala ko pa naman ay magpapaliwanag siya sa akin. Itama ang mga narinig ko patungkol sa kanya. Pero ibang natanggap ko. Iyon ay ang sorry niya. Pagdudusahan ko ang kasalanan ko. Hindi na ako lalapit. Hindi na ako manggugulo. Pero nagmamakaawa ko, Trisha. Hayaan mo naman ako na mahalin ka kahit sa malayo. Hayaan mo ako na lapitan ka kahit ang anak lang natin. Kahit iyon na lang. Pumikit ako at dinamaan sakit. Gusto kong suntukin ang naninikip ko na dibdib. Hindi ko to in-expect. Mateo, kasabay ng pagmulat ko ay ang pagtayo niya mula sa pagkakaluhod. Umawang ang labi ko. Napayuko pa rin si Mateo habang lumuluha siya. Kitang-kita ko kung paano nagtataas-baba ang kanyang balikat. Nagpapahiwatig na siya'y humihikbi. Nanginig ako at napatayo. Lalo na nang unti-unti niya ako tinalikuran. Gusto ko siyang pigilan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong ibuka ang bibig ko upang pigilan siya pero hindi ko magawa. Para lang akong naistatwa habang pinagmamasdan si Mateo na papaalis. Sa bawat paghakbang niya ay unti-unting winawasak ang puso ko. Daddy! Napasingap ako at umaasa na lilingon ni Mateo si Elizabeth. Masayang tumatakbo si Elizabeth kay Mateo na napahinto naman sa paglalakad. Yumakap ang anak ko sa binti ni Mateo. Daddy, don't go. Huwag mo po akong iwan. Napakurap-kurap ako sa aking narinig. Elizabeth, Daddy, don't leave us. Ulit ni Elizabeth. We want to spend Christmas with you, Daddy. Lumipad ang kamay ko sa palad ko, kasabay ng paghina ng aking mga tuhod. Ito ang isa sa nagpipigil sa akin. Ang anak ko. Ang anak namin ni Mateo. Pinagmasdan ko ang aking mag-ama. Kung paano malungkot nang umiti si Mateo sa anak ko. Na walang kamalay-malay, kasabay ng pagtuko ng isang tuhod niya sa sahig, upang maging magka-level
ang kanilang mga tingin. "Daddy, are you crying?" Inosenteng lumingon ang anak ko sa akin bago binalik ang tingin kay Mateo. "Why are you crying?" Nanghihina akong umupo pabalik at nag-iwas ng tingin. I push him away. And today, siya na mismo lalayo. He accepted his mistakes. Nagsorry siya sa akin. At ngayon, ang anak ko na ang naghahangad ng isang ama. Mateo gave her that. Ano kaya ang mararamdaman ng anak ko kapag nalaman niya nang tinuturing niyang daddy ay ang totoong daddy niya pala? Mas pinili ko na lamang na huwag tingnan ang mag-ama upang hindi naman dagdagan ang sakit. Umalis si Mateo. Ngunit hindi naman umiyak ang anak ko. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nilang dalawa bago umalis si Mateo. Gusto kong tanungin ang anak ko. Yun na yun? Halos sigaw na tanong ni Michelle sa akin matapos kong ikwento ang nangyari sa amin. Na-imagine ko tuloy ang pagbusangon ng kanyang mukha habang nagdadabog. Ay, Diyos ko naman, naawa tuloy ako kay Diego. I mean, kay Mateo. Gastri siya. Umiyak siya. Meaning, nagsisisi siya. Alam mo ba na hindi kadalasang umiyak ang mga lalaki? Napairap ako. Medyo nagsisi na nagkwento pala ako sa kanya. Akala ko pa naman ay against siya kay Mateo. Ano ang nangyari? Gosh, ang tanga mo naman. Patuloy niya. Ano ba, Michelle? People change. Based sa kwento mo, kawawa naman pala siyang tao. Kahit sobrang sama ng ginawa niya sa'yo. Napayuko na lamang ako. Sawing-sawi na ako. Ganito palang umibig. Nakakabaliw. Hindi ko alam kung anong klaseng pagmamahal ang meron kami ni Mateo. It was sweet, new, wild and toxic. Baguhan ako. Wala akong kaalam-alam sa bagay na iyan. Ang sabi ko noon sa sarili ko na hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Pero kinain ko lang iyon. Nilunok ko lang ang sarili kong moto. Bumalik na kami sa aming bahay. Wala na ring saysay ang paglalayo ko. Si Mommy, hindi ko alam. Wala naman na yung paki sa akin. Ang ampun niya ang pupuno sa pagkukulang ko bilang anak niya. Mommy, Nanay Flora made a lantern. Natigil ako sa pagbuburda nang biglang sumulpot ang anak ko sa harapan ko at may bitbit siya na parol. Naibaba ko ang mga gamit ko at manghamanga ako sa parol na hawak ni Elizabeth. Ang ganda naman yan, anak. Pagpuri ko. Ngumisi ang anak ko. Nanay Flora made this. Sinabi niya sa akin na ibebenta niya ang iba, Mommy, in the market. Umawang ang labi ko habang titig na titig sa anak ko na nasa good mood ngayon. At sasama po ako. Dagdag pa niya. Really, anak? Nanliit ang mata ko. You will help? Alam mo ba kung paano magbenta? Yes po, Mommy. And she grinded at me. Humagalpak ako sa tawa at mahinang pumalakpak. Sa sobrang saya at gigil ay pinisil ko ang kanyang pisngi. Ouch, Mommy! Reklamo niya at ngumuso. Isusumbong po kita kay Daddy. Natigilan ako. Hindi na muli nagparamdam sa akin si Mateo. Wala rin ako naririnig na reklamo mula kay Elizabeth na siyang pinagtataka ko. Ang inaasahan ko pa naman ay iiyak siya dahil miss na niya ang daddy niya. Inaasahan ko pa naman na pipilitan niya ako na makipagkita kay Mateo. Pero hindi nangyari ang inaasahan ko. Nanatiling normal ang anak ko. Ayos ka lang ba, iha? Lumapit si Nanay Flora sa akin nang napansin niya ang pagkatulala ko sa gilid. Napayuko ako at saka tumangaw sa kanya. Bumuntong hininga siya bago tumabi sa akin. Hiwalay na ba kay ni Mateo? Mahinahon at maingat niya na tanong. Yumuko ako. Hindi ko po alam. Siguro po.
hindi na ba tumitibok ang puso mo sa kanya? Napasingap ako at hindi makapaniwala siyang tiningnan. Makahulugan siyang umiti sa akin at saka tumingala sa langit. Ako naman ay napayuko at pinagsalikop ko ang aking mga daliri. Hindi ko alam. Siguro. Alam mo, Trisha, noong kabataan ko, medyo gaya sa inyo yung love story ng mahal ko. Umawang ang labi ko sa panimulang kwento ni Nani Flora. Mahal mo? Nakangiti siyang tumango at saka bumuga ng hangin. Siya ang dahilan kung bakit naging matandang dalaga na lamang ako. Pinanitili ko lang sa kanya ang pagmamahal ko. Kahit kinuha na siya sa akin ng Diyos, kumirot ang puso ko. Ang pinagkaiba lang ay wala kaming anak, kaya wala man lang akong souvenir galing sa kanya. Mahina siyang humalakhak at saka napailing-iling. Malokong tao si Rafael. Isa siyang seaman at hindi talaga niya ako tinigilan noon pa man. Gaya ni Mateo, habol ng habol si Rafael sa akin, at gaya ni Mateo ay galing sa mayamang pamilya si Rafael. Hinayaan ko siyang magkwento dahil curious din ako kay Nani Flora. Nakilala ko siya bilang isang nagmamay-ari ng karinderya, pero hindi ko man lang alam kung ano ang kwento sa likod ng kanyang maamong mukha. May sawing pag-ibig pala siya na naranasan. Siyempre, todo iwas ako. Mayaman eh. Alam mo naman, kapag ganyan, matapobre ang pamilya. Sumang-ayon ako. Eh, naloko ako ng lalaking iyon. Natawa si Nani Flora habang inaalala ang kanyang mahal. Sinabi ba naman na buntis raw ako, kaya hindi na kami mapaghiwalay. Sinabi niya iyon sa magulang niya kahit di ko pa siya sinasagot. Pilyo rin ang isang iyon. Sobrang tigas ng puso ko at siya lang ang tumunaw. Kung alam ko lang na maaga pala siyang kukunin sa akin, ay sana ipinakita ko sa kanya ang buo kong pagmamahal sa kanya. Bakit mo ito kinukwento sa akin, Nani Flora? Tinapik niya ang balikat ko. Kapag tumitibok pa, huwag pigilan ang sarili. Iyon ang pinagsisisihan ko. Bakit po? Yumuko si Nani Flora. Hindi ako showy na tao. Hindi ko lubos na ipakita sa kanya na mahal ko rin siya. Kahit noong sinagot ko siya, hanggang sa hiningan niya ang kamay ko para magpakasal. Siya palagi ito nagmamahal. Siya palagi ang naghahabol at sumusuyo sa lahat. Nang dahil lang sa barkong iyon, tuloy na siya kinuha sa akin. Ni hindi ko nasabi sa kanya na mahal ko siya. Bigla akong kinabahan. Ano ba dapat ang pagsisihan ko sa ginawa ko? Alam ko na mahal ka ng binatang iyon. Nakikita ko sa mga mata niya. Kumirot ang puso ko. Kapag tumitibok pa, ay huwag baliwalain. Ibuhos mo, pero huwag mong ubusin. Sakto na siguro na tinago mo ang anak mo. Pero huwag mo naman sanang itago ang totoong nararamdaman mo. Nanay Flora, tumayo na siya kaya napatayo na rin ako. Ngumiti siya sa akin. Malapit ng Pasko. Mas maganda kung kasama ni Elizabeth ang buong pamilya niya. At sana unti-unti mo mapatawad si Mateo at ang sarili mo. Para sa susunod na taon, magsisimula na kayo na wala ng bigat sa dibdib. Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Nanay Flora sa akin. Magpapasko na at ganito kami. Naiisip ko na naman si Mateo kung ano kaya ang lagay niya. Hindi man lang siya bumisita para kay Elizabeth man lang. Of course, I push him away. But still, anak niya si Elizabeth at hindi ko naman siya pagbabawalan. Tinitingnan ko ang anak ko na naglalaro kasama ang ibang bata. Napangiti ako na nakita ko na mas nag-improve siya. Hindi siya masyadong palaaway at marunong na siya makipagkaibigan. Sana ay magkaroon ng kaibigan ng anak ko katulad ni Michelle. Kahit sobrang OA ng babaeng iyon, ay mahal na mahal ko iyon at hindi niya ako tinalikuran kahit puro problema na lamang ako. Nang maghapon
ay lumapit si Elizabeth sa akin. Akala ko ay higa lang siya sa tabi ko, pero nagulat na lamang ako nang binanggit niya ang Daddy Mateo niya. "Mommy, gusto ko po na makita si Daddy Mateo. Kailan po ba huhupa ang galit niyo po sa kanya?" Inosenteng tanong ng anak ko. Umawang ang labi ko at nakaramdam ng guilt. "Anak, sinabi ba ni Daddy Mateo na galit ako sa kanya?" "Mommy, galit ka ba kay Daddy?" Nakanguso niyang tanong. Napalunok ako at saka umayos ako ng pagkahiga dito sa kama. "Paano mo naman nasabi, anak?" "Kasi hindi na siya bumibisita rito, Mommy," agad na sagot ni Elizabeth. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa umaasa ko na anak. Masyado pa siyang bata para maranasan ng ganitong bagay. Wala pa siyang kamuwang-muwang sa lahat at nagigilty ako dahil nadadamay siya sa problema namin ni Mateo. "Mismo na ba, anak, ang daddy mo?" Medyo nag-aalinlangan ko na tanong sabay abot sa kanyang mukha. "Gusto mo ba siyang makita, anak?" Sunod-sunod na tumango si Elizabeth at mas lalong umuso. "Yes po, Mommy. Sabi po ng classmate ko, pupunta raw sila sa mga rides ng Mommy at Daddy niya sa Lunes. Gusto ko rin po yun maranasan with you. At saka kasama po si Daddy." Natahimik ako. This will be the first Christmas na makakasama namin si Mateo kung sakali. Kaya ko bang tanggihan ang anak ko para lang maprotektahan ang sarili ko? Hindi ko siya kayang tanggihan. Hindi. Ngumiti ako sa kanya. "Gusto mong sumakay sa rides?" Yumakap si Elizabeth sa gilid ko. "Yes po, Mommy. Sa Ferris wheel po." Ilang beses pa ako nag-isip, pero sa huli ay tumango ako sa anak ko. "Yay! I love you po, Mommy. Huwag ka na magtampo, ha. Pupunta po si Daddy dito bukas. Kukunin niya po tayo para mamasyal, Mommy." Namilog ang mata ko. Bumungis-ngis siya, sabay kawala mula sa pagkayakap. Natawa ako na muntik na siyang madapa. Napailing na lamang ako nang ako na lamang mag-isa sa kwarto at bumilis ang tibok ng puso ko. Isang linggo na simula nang hindi ko nakita si Mateo. Siguro naman magiging sibi lamang kami sa isa't isa. Hindi ko rin alam kung paano siya patutunguhan. I just want my daughter to experience having a complete family with a father and a mother. Napayuko na lamang ako at saka naisipan na i-text si Mateo kahit hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. "Mateo, alam ko na hindi siya magre-reply dahil inaasahan ko na busy sa isang bagay, pero isa sanglit pa lang ay nag-reply ito. Trisha, you need something?" Kumunot ang noo ko at natigil sa pagtipa. Pinagmasdan ko ang screen bago ako nagtipa ng reply. "Wala. Sinabi ni Elizabeth sa akin na pupunta ka raw dito. Gusto ko lang sana malaman kung kayo lang bang dalawa ang mamamasyal. Ayaw mo bang sumama?" Kinagat ko ang ibabang labi ko. "Pwede naman. I was just asking. Banding lang kayo. I want to spend it with you, Trisha. Gusto ko ay kasama ka. Gusto ko ay buo tayo." Nagharumintado ang puso ko sa aking nabasa. Hindi ko alam kung ano ang i-reply ko. Kaya nang nabasa ko ulit ang text niya, ay mas lalo lamang ako nabaliw. "Alam ko ang limitasyon ko, Trisha. I know my boundaries, but can't help it, Trisha. Alam kong alam mo naman ang totoong nararamdaman ko. Ang gusto ko lang ay makasama ko kayong dalawa ng anak natin."